بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كقبلي أكو الله ملا سسينم بعد ساتناس بسم الله الرحمن الرحيم سانغالني الله أن بينك ما بعين أن بينك ما أنواين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين أن لحد نبغ بحوري كي الله أن بعينون نما سنلبطان سمسكني نوا أن كبايباً at biyaya ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasinyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ating ipatuloy ang ating pagtatalakay tungkol sa mga katangian ng Panginoon, tungkol sa gawain ng mga katangian ng Panginoon, yung tinatawag natin na sifat fi'li ng Panginoon. Sa ating pagtatalakay sa 12 aralin sa itong bahagi ng ating pagtatalakay, mga kapatid. Mga kapatid, punta tayo sa isang, sabi natin, isang sipat o isang katangian na sabi natin nakalagay sa tinatawag natin na gawain ng mga katangian ng Panginoon. Isa na dito, mga kapatid, ang ating tatalakayin ay tungkol sa itong tinatawag natin na hikmat o karunungan o talino sa ating salita na Tagalog o Pilipino, mga kapatid. Itong karunungan o talino ay, sabi natin, isa sa mga gawain ng mga katangian ng Panginoon o attributes of activity of God. Mga kapatid, ating kung itong karunungan o itong talino, mayroong kahulugan na katatagan, kalakasan, at mayroon na siyang, sabi natin, nanghulugan nito na siya na kung ang karunungan ay ang paggawa ng mabuti ang karunungan, mga kapatid, na ito na kahulugan, kung ang paggawa ng mabuti, paggawa sa karapat, dapat na gawain na mabuti, at yung paglayo o lumayo o paghiwalay sa mga hindi mabuti. Dito mayroon dalawang kahulugan sa itong salita na tinatawag natin na karunungan o talino o sa ibang salita hikmat. Itong hikmat, mga kapatid, na karunungan na ating sinasabi, na ang dalawang kahulugan, mayroong nanghulugan ng matatag o malakas, at mayroon ding kahulugan na sabi natin lumayo sa mga masamang gawain at gumawa sa mga mabuting gawain, mga kapatid. At mayroong katanungan dito, mga kapatid. Ang Panginoon ba ay hakim o hindi? Itong katanungan. Ang Panginoon ba ay, sabi natin, marunong o hindi? Mayroong mga, kasi ganun ang mga, sabi natin, pagbigay ng detalya o pagbigay ng pagpaliwanag sa itong salitang karunungan o hikmat sa Panginoon. Mga kapatid, dito ang ating tinatalakay na itong karunungan pala ng Panginoon ay, sabi natin, makita natin na itong ang isa sa mga katibayan na ating dito makita, ng mga kapatid, na yung Panginoon pala ay hakim o marunong. Dahil kung ating titingnan na isa sa katibayan niya ay yung makita natin yung
kaayusan. Yung tinatawag natin na noon na binigkas natin na katibayan noon, yung kaayusan na katibayan, yung harmony, yung mayroong sabi natin kasunduan. Kung titingnan natin ang mundo, mayroong mga kapatid, mayroon siyang kasunduan, mayroon siyang kaayusan. Paano yung sistema niya? Paano yung araw, yung buwan, yung mga planeta? Paano siya gumagalaw? Mayroon siyang sistema, mayroon siyang kaayusan. Hindi sila nagsalungat, hindi sila nagbangga, yung araw, yung buwan, yung planeta. Kung titingnan natin, yung Panginoon ay, makita natin na yung Panginoon ay hakim, o marunong siya. May karunungan siya, mga kapatid. Kaya, yun ang isang katibayan na ang Panginoon pala ay, sabi natin, hakim o marunong. Kaya nga, may isang katanungan na kanina yung sinabi ko na nga, sinabi na tinalakay natin na ang Panginoon ba ay hakim o hindi. At dito, mga kapatid, ating makita din na isa din sa mga katibayan ang Panginoon ba ay, sabi natin, hakim, dahil sa isa naman na katibayan ay kumakita mo ang Panginoon ay mayroon siyang kaalaman. Kumakita mo rin Panginoon, mayroon siyang kaalaman, elm. At mayroon din siyang kapangyarihan, kudra. So itong kapangyarihan at itong kaalaman, mga kapatid, na nandoon sa kanya, na walang hangganan, isa sa mga, sabi natin, katibayan na siya pala ay marunong, hakim sa ating sa ibang salita, sa ganun, mga kapatid. At atiding tatalakayin, atiding kasi kailangan din natin ng katibayan, sa hindi lang sa kaisipang katibayan, kundi kailangan din natin yung sa Quran. Yung Quran, kasi saligang Quran, yun ang Quran ay isang sanggunian. Kasi ang Quran sa atin ay isang malakas at malikas na katibayan, na yun pala ay isang katibayan natin, mga kapatid. Ganun, ano naman ang sinabi ng Quran tungkol sa itong pagkahakim ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkamarunong sa subhanahu wa ta'ala? Ating babasahin ang isang ayat, isang bersikulo ng Quran tungkol dito, mga kapatid. Sabi ng Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Kayo ba ay nagsisidalangin kay Baal at inyong tatalikuran ang pinakamainam sa lahat ng mga manilikha? Sabi niya dito, mga kapatid, kayo ba ay, sabi natin, nagsamba sa kang Baal? Kasi si Baal, isang tinatawag natin na ribulto. Magsamba kayo sa kanya na mayroong pinakamabuti at pinakamainam na manlilikha? Yun ba? Kaya nagbigay ang katibayan ng Quran na mayroong Panginoon na pinakamabuti. Mayroong Panginoon na magandang malilikha, mainam na malilikha. Bakit kayo magsamba kang Baal? Bakit kayo magsamba ng mga ribulto? Mayroong Panginoon na manlilikha. At ganun, mga kapatid, isa sa mga katibayan na ating pinakita o pinapatunayan na yung Panginoon ay hakim siya. Hakim siya. Na siya pala ay manlilikha, tagapaglikha talaga siya sa mundo, mga kapatid. تبارك اسمك يا من لا شريك له ومن أناديه في سري وفي علني. At dito naman, mga kapatid, mayroon ding sabi natin, may isang katanungan din, kung maari ba isa lang alang itong karunungan, ng hikmat doon sa Panginoon? Yun ang isang katanungan. Kung pwede ba ang itong karunungan o hikmat na isang katangian na ating sinasabi, na pwede ba natin isa lang alang doon sa Panginoon o hindi? Ang sagot, mga kapatid, ano? Ay kailangan din na sabi natin
Depende. Depende. Dito sa ating sagot sa itong katanungan na kailangan sagutin natin at dito naman kailangan natin maunawaan ng mabuti na depende 'yon siya. Kasi may tinatawag natin na kaisipang kabutihan at tinatawag na kaisipang kasamaan. Ano ba talaga yung sinabi? Kasi mayroon tayong isang alituntunin na tinatawag natin ang kaisipang kabutihan at kaisipang kasamaan. Mga kapatid, sabi natin, ano ba itong sabi natin kaisipang kabutihan at kaisipang kasamaan? Ang magsabi dito mga kapatid ay yung sa hindi pa natin tatalakayin mga kapatid ino, mayroong dalawang sabi natin, mayroong dalawang grupo ating bahagiin na at itong uri na alituntunin, sinabi natin na kaisipang kabutihan at kaisipang kasamaan, ang mga grupo, sabi natin ang mga Shia at mga dakilang mga scholar na mga Shia na hindi mga sabi natin hindi teologo at mga teologo at yung mga tinatawag natin na mga scholar na mga Mu'tazila, sila ay naniniwala sa itong alituntunin ng kaisipang kabutihan at kaisipang kasamaan. Ngunit mayroon isang grupo na hindi tumatanggap, hindi naniwala o hindi tumatanggap sa itong alituntunin ng kabutihang kaisipan at itong tinatawag na kaisipang kasamaan. Hindi naniniwala ang syaira sa itong grupo mga kapatid. Ang niniwala lang o sa itong alituntunin na itong mga grupo ng mga teologo ng mga Shia at hindi teologo ng mga Shia, yung mga kapatid. Ang Asyaira na grupo ay hindi tumanggap o hindi tumanggap sa itong alituntunin ng kaisipang kabutihan at kaisipang kasamaan. Sa ganun mga kapatid na ating sinasabi, kung ating sabi natin ipaliwanag ng mabuti ang itong alituntunin na kung hindi maniniwala, magbigay tayo ng halimbawa sa itong kasamaang o kaisipang kabutihan at yung kaisipang kasamaan. Ang mismo yung ating kaisipan mga kapatid, ayun ang magpasya. Siya ang mag-decide. Ito ba ay mabuti o hindi? Gaya ng kalupitan. Ano ang kalupitan? Masama. Yung magnakaw, masama. Yung magsabi ng hindi mabuti, masama. Yun ang mismo yung kaisipan ang magsabi ng kapasyahan. Kaya nga, mayroon ding iba na itong sabi natin, kung wala itong kautusan at wala yung reliyon, mayroon pa rin na naiwan itong kaisipan. Na kung walang mga kautusan mga kapatid, walang mga batas. So walang sabi natin, walang kautusan, walang batas, walang reliyon. Pero mayroon pa rin natitira na isang katibayan ang ito ang kaisipan. Nang mag-decide, ito ba mabuti ba? Ito hindi? Ito masama? So kung ganun mga kapatid, ang mangyari sa mga tao o sa mga sabi natin ang tumatanggap sa itong alituntunin na kasama yung kaisipang kabutihan at kaisipang kasamaan, ang mangyari doon mga kapatid ay gumawa sila ng mabuti at iwasan yung masama. At yung problema mga kapatid, yung doon sa hindi tumatanggap sa itong alituntunin ng sabi natin kaisipang kabutihan at kaisipang kasamaan ay wala silang paraan na pagpatunay sa pagkamarunong o karunungan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, wala man tayong oras sa itong palatuntunan. Salamat sa inyong pagsusubay sa lahat. Magsabi na ako sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وأنهجني إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.